you for that wonderful song, Mr. Christian Vergara and the kids of Santa Fe. Okay na ba yung mga damit na ibibenta? Gusto mo ba i-check? Sige, dalhin mo na ako kay Mando. Kaming dalawang mag-uusap. Talaga sa inyo na pinapormahanin mo yung Alexis na yan? Si Ken? Pinapormahan si Alexis? Si Alexis Madrigal? Diba? Nakakatawa. Tsaka ang gurang na yun kumpara kay Moy, no? 4-year college rin si Alexis. Tsaka alam ko, Kuya Ram, tandang-tanda ako, 12 years old yan si Moy nung tinuli yan. Kaya isipin mo na lang, ilan taon si Alexis nung tinuli yan? Graduating na siya ng high school nun! Kakilala kayo? Ex siya nung kabarkado ko si Lance. Iho? You are friends with Lance Enriquez? Miss Madrigal, si Ram ang pangalawang anak namin ni Maria. Oh, but that Lance is trouble. Stay away from him. Good thing is, nakahanap ng isang dissenting kaibigan tong anak Lance sa kapatid mo. And he's a good influence to our daughter. We have to leave na po, Vince. Vince? Vince palang pakilala sa inyo? Yes po. Bakit po? Excuse me, Gabrielle, Marian, can you please take a few questions for them, please? Yeah, sure. Marian, wala. Thank you. Thank you, po. Teka. Ate guys, naiihi ka ba? Pipili rin ho ba kayo, Mr. Vergara? Para sa mga bata. Ako na. Napanood mo ba yung performance sa mga bata kanina? Nakita kasi kita doon eh, nanonood. May kailangan ka pa ba, Mr. Vergara? Wala na. Thank you. Salamat. Kids, halika na. Atid ko na kayo sa labas. Alam mo, Ate Grace, parang hindi ka lang naiihi. Para kang nadje-jebs. So, this means nagkabalikan na kayo, Attorney Puntalilla? Anong reaksyon ng mga anak ninyo? Paano si Senior Superintendent Tesnado? Di ba, ikakasal na kayo? Sandali. Just to set the record straight, okay? Sabi ni Maria na hindi nagkabalikan. We remain friends kahit magkahiwalay kami. Nandito siya ngayong gabi para supportahan itong proyekto natin. Actually, dito siya para bantayan mo. Sakali may gawin kalokohan itong mga anak namin. Naintindihan namin yung Mrs. Fontanilla. Hindi ho biro yung danger na ginawa ng busuri niyo. Pero mukhang matapong naman ang anak niyo. At matalino rin siya. Kinover ko yung laban nila ni Saber Tang sa chess. Yung number one chess player sa Pilipinas, natalo ho yung anak ninyo.
Wala ko bang naikwento sa inyo ang anak ninyo, Mrs. Fontanilla? Parang sigurado si Maureen sa sinasabi niya, Clarice. Magkasama daw sila ni Fisher Vergara nung gabing yun, nung nawala si Vince. I-proof nga nila yung video nila eh. Paano kung tama talaga siya, Ate Grace? What if nga kung hindi talaga si Christian Vergara yung kidnapper? Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo, Clarice? 12 years namin pinakulong yung tao. Dahil sigurado kami, hindi kami nagkamali noon. Siya talaga yung kumuha kay Vince nung gabing yun, si Christian Vergara. At kahit ano pong sabihin ni Maureen, hindi kami mali. Hindi kami nagkamali noon, hindi rin ngayon. Ate Grace, kailangan niyo mong bumalik doon. Sinasunog niya ang San Rafael para lang sa mall niya! Dapat niyang kinakalatkan papuntang kulungan! Tama! Tama! Manunulog yan! Mahal namin mga taga San Rafael, magandang gabi po sa inyo lahat. Marahil meron ilan sa inyo nagtataka kung bakit nasa entabladong ito si Mr. Luisito Chan. Nandito po siya para ibahagi sa inyo ang isang magandang balita. Kami o ni Mr. Chan ay nagkausap na. Inalok po sa kanya ang isang parte ng lupa. Lupang pag-aari ng aking pamilya. Para doon na lang itayo ang mall na gusto nang ipatayo sa lugar ninyo. At may good news po. Nakumbinsi ko po siya. Isa lang po ang ibig sabihin nun. Iaatras na ni Mr. Chan ang kaso sa pagkuha sa lupa ninyo. At ang San Rafael ay inyong inyo na. At hindi lang po yun. Mr. Chan, please. Thank you, Victor. My company is donating a huge amount. At para sa inyo yan. Para sa pagpapatayo ng bahay ninyo. Sus! Takot lang yan makulong! Kasi malakas ang ebidensya na siya nagpasunog ng barangay. Oh, tama! Oh, tama yun! Tama yun! Tama! 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 Mrs. Hindi ho ba ang mensahe ng pagtitipon ngayong gabi ay tungkol sa isang pagbabago para sa inyo? Gusto niyo ba magsimula ng may hindi pagkakaunawaan? Kaya nga po, nandito sa harapan ninyo si Mr. Chan. Nagpapakumbaba. Alam ko ho na kaya niyo rin siya bigyan ng pangalawang pagkakataon. Kaya rin po nang ibinigay niyong pagkakataon sa aming anak na si Christian. Tinanggap niyo po siya ng walang paghuhusga. Alam ko po, nagpapasalamat kami sa inyo. Sana po mabigyan niyo rin po ng pagkakataon si Mr. Chan. Wala na hong kaso-kaso, ano? Hindi niyo na rin po kailangan ng isang abogado. Chief, kailangan pa natutong magbasa ng chismis, ha? Kailangan ko sa mga yan na hindi kami nagkabalikan ni Marian. Ayokong ma-feature sa mga ganyan. Gab, the moment na sinali niyo si Marian sa kampanya, alam niyong posibleng ganito yung maging reaksyon ng mga tao. Wala namang problema sa'yo, di ba? Oo naman. Yung kasal natin sa December, okay lang ba yun? Hindi ba yun makakagulo sa inyo?
Eh kung naniniwala yung mga voters na pwede pa kayo magkabalikan ni Marian tapos magpapakasal ka sa akin, hindi magugustuhan ni Altea yun since binibenta niya yung pamilya niya sa publiko. Chief, si Marian at saka yung mga anak ko nakasuporta lang sa akin sa kampanya ko. Chief, iba naman yung personal na buhay ko. Pagdating sa atin, tuloy lahat ng mga plano natin. Okay? Magpapakasal tayo sa December. Po, pinalinis yun na po yan dun sa palengke. Good morning, Ken. Eh, kasi nagmamadali na ako eh. Oh, siya nga pala, naghanda na ako ng almusal para sa'yo. Ba't di ka na kumain? Susunod na ako dyan patatapos ito. Maria, ano naman mo kayo matatapos agad dyan eh? Ganto po kasi paghawak niya dito. Naku, anak, ako na lang. Hindi ho. Ganito po ang paghawak pag nagkakaliskis kayo. Paano mas malinis, mas maswabi. Yan po. Ako na lang kung gagawa nito. Sige na ho, masusugata po kayo dito. Para saan po yung pagiging palengke boy ko kung di naman ako yung gumagawa nito? Ako na ho tatapos. Marian, salamat po pala. Ha? Eh, para saan? Sa pagsali po sa kampanya ni Attorney. Buti na lang po sumama po kayo sa amin. Kahit anong gimmick niyang gawin ni Victor Vergara na yan. Kahit ubusin naman yung mga lupa niya, pamigay niya sa mga tao, hindi niya tayo kayang talunin. Dahil kumpleto na po tayo. Ganito po yung gagawin natin sa kanya. Kaliskisin natin siya ng buhay sa kampanya. Ito. Labing dalawang taon, Jackie. Kumusta ka na? Kaya kong baliin ang liig mo ngayon. Sabi, para pagbayaran kita sa lahat ng mga atraso mo sa akin. Sige, Mato. Gawin mo. Gawin mo para isang sigaw ko lang dito. Kahit si Ruel sa labas, makakaladkad ng mga pulis para makulong kasama mo. Pati kapatid mo, pinagtulak mo rin ng droga. Ganyan na nga yung sitwasyon mo. Demonyo ka pa rin. At ano naman ang kaibahan natin, ha, Jackie? Siguro, ikaw, napakagaling mong magpanggap ng mabuting tao. Kita mo? Napaniwala mo mga puntanilya na wala kang ginawa sa anak nila? Kriminal ka rin. Katulad ko, Jackie. At ang totoo, kasama dapat kita nabubulok dito! Sinungaling, Miss Caballero. Bakit hindi mo sinabi sa anak mo ang lahat? Ah.
Catherine? Si Jackie? Yun yung bata sa TV? Kuya Ruel. Hello? Si Kuya Amanda daw nahimatay sa kulungan. Ha? Pawis ka na. Gil. Ken? Asa ka, mabata ka? Nay! Nay! Naglalaro lang po kami ni Larico. Halika dito. Tinan mo. Pawis na pawis ka tuloy. Sabi ko na nga ba eh, sinusumpong ka na naman ang hika mo. Halika doon tayo sa loob. Papainumin kita ng tinimpla ko ang tostadong butike. Diba, usapan natin, iinumin mo ito para mawala ang hika mo? Malapit na po mawala ang hika ko, Nay. Diba po, minsan na lang ako magkahika. Sige na, inumin mo na. Konti pa, damihan mo pa. Sige na, para mawala ang hika mo, para gumaling ka. Nay, pwede po po ba akong maglaro? Anak, gabi na. Please, please. Tutulog na tayo. Ano bang ginagawa pag matutulog? Maghilamos, magsupilyo. At? Magpray! Ang galing-galing ng anak ko. Kumakay na po? Okay na po. Nasa yung bata, Jackie? Ha? Nasa yung babaanak ng mga Fontanilla? Hayop ka, tinakasan mo ako sa Apayon. Dito ka lang pala sa Kalinga. Dapat sa'yo pinapahuli sa mga pulis eh. Okay, nasa na sila? Ha? Kung isusumbong mo rin lang ako, bakit hindi pati sa mga Fontanilla? Ano? Hindi mo kaya? Sisiga-siga ka, pero takot ka rin palang madamay dito. At sigurado akong lulumutin ka sa kulungan dahil sa pagtutulak mo ng droga. Tinakbo! Tinakbo mo ang pera namin nun, Jackie. Pero kung ibibigay mo sa akin ng bata, maabsuelto ka na sa kasalanan mo. Akin ang bata. Nasa bilibid na si Kuya Mando. May sakit siya. Kailangan namin yung bata, Jackie, para magkapera kami, Jackie. Kaya akin yung bata! Tulang! Tulang! Inahold up ako! Ano ginagawa mo sa babae mo, ha? Ba't kakilala kami, Jackie? Ano yan? Ba't meron ka niyan? Hindi na to! Jackie! Kung binigay mo lang ang anak ng mga Fontanilla, wala tayong problema eh. Pero tinago mo yung bata. Minahal mo siya. Kahit di mo kaano-ano. Anong balak mong gawin? Kunin mo ulit siya sa pamilya niya. Alam ko may connection pa rin kayo. At pwede mo pa rin siya ibigay sa amin. Kikidnapin niyo pa rin si Ken? Ando naman, hanggang... Dito ka naman makabayad sa utang mo! Sige, matigas ka. At sasabihin ko sa mga Fontanilla na ikaw ang kumidnap sa anak nila. Hayop ka. Ilang taong kami naduwag sa'yo. Dahil alam kong pati kami madadami sa mga kalokohan mo. Pero ngayon, Jackie, madamay na ako, madamay. Makulong na, kahit pati si Rowan, isasama kita. At kung hindi mo kami tutulungan, sisiguraduhin ko sa'yo na iiyak ka sa gagawin namin sa anak-anak.
gaya ng pag-iyak mo sa totoo mong anak.